welcome back again to my channel. For today's video, I just wanna share to you my journey in Pterygium. Kasi nararamdaman ko na siya before pa. Tapos, nag-research ako ngayon sa internet na may nababasa nga ako na baka daw Pterygium yung symptoms ko. Kasi nagluluha-luha yung mata ko. Tapos, matagal siya. Isang mata lang muna yung nagluluha sa akin. Tapos, para talaga akong umiiyak na mahapdi. Mahapding mahapdi. So, ngayon, nagpa-check up ako dito sa malapit lang sa amin, sa Robinson's Town Mall, Malabon, sa MedExcel. So, ayun na nga, ang nangyari sa aking mata ay may Pterygium daw ako. So, hindi na ako nabigla kasi nag-research muna ako bago ako nagpunta doon. Sinor ko lang kung ano ang magiging findings ng doktor. Tsaka, syempre, kung anong i-reseta sa akin kasi wala akong idea kung anong mga gamot sa Pterygium. Tapos, kung ano din ang i-reseta sa akin, kung anong magiging ano sa akin. Kasi may hirap naman sa mag-ano ka lang sa social media kung anong mga gamot doon, hindi ka sure doon. So, ayun na nga po, nag-ano ako sa MedExcel, nagpa-check up. Ang bayad doon is 600 per check up, maliban pa po sa gamot. So, ito yung reseta sa akin, guys. Nung February pa to, guys, late ko na siya ginawa ng vlog kasi inano ko muna yung mga gamot kung talagang effective. Ito, may dalawang gamot na nireseta dito sa akin. Ito siya, guys. So, ayun na nga. Ang nakasulat dito, yung isang gamot is Peneramen. Ito siya. Peneramen Navasolin ba ito? Basta yun po yung nakasulat dito. HCI. Ang bili ko dito is 500.51. Masakit sa bulsa. Pati yung check. Pero kailangan natin bilhin to para gumaling yung ating mata or may effect para hindi nagaanong magluha. Itong nireseta sa akin ng doktor kasi sabi niya, ito din daw yung ginagamit niya. Ito, namumula, para to naman sa namumula, may nakasulat dito 1 drop 3 times a day for readiness at saka sakate. Ito siya, 500. Sa Watson's ko siya nabili kasi malapit yung Watson sa MedExcel. And then ito naman, itong isa, Systane Ultra, wala naman to sa Watson. So, sa Mercury ko siya nabili. 444 naman siya. Bali, itong dalawa. Ito naman, itong Systane Eye Drops. Bali, ano siya? Para siyang lubricant. 1 drop on both eyes ang nakalagay dito. Then, every 3 to 6 hours. Ang sabi naman sa akin ng doktor dito, as needed lang naman daw. Kasi may pagkamahal siya. Tsaka, ano lang siya, 10 ml compare dito sa isa na 15 ml. So, ayun. Naglalagay naman ako dito once a day lang or twice a day. Ito talaga yung madalas kong gamitin kasi mas madalas na mapula yung aking mata. So, guys, ito pala yung mata ko. As you can see, ito yung Pterygium ko. Itong left side, may puti na po yan dito. Kita ba? Ito siya. Ayan, ayan po. May puti po yan dyan. And then, ayun po. Tapos, yung ano ko naman, yung likod na reseta ko, sinulatan ng doktor ng polarized lens. Kailangan kong magsuot ng polarized lens every time na lalabas po ako. Kasi yung araw, ito nga po pala guys, i-share ko sa inyo kung saan ko nakuha yung Pterygium, sa alikabok, sa init ng araw. Ayun po, at saka sa weather po, yung changes po ng weather. Kasi, yun po, may allergy po pala ako sa changes ng weather. Doon ko nakuha yung Pterygium. And then, sa mga alikabok naman, kasi dati po, galit talaga ako sa alikabok. And then, masipag ako maglinis sa dati kong work. Ayun po, ako magtanggal ng alikabok, matiyaga. Kasi, syempre po, kailangan maging malinis, lalo na sa work, yung nung nasa butik pa po ako, yung mga shoes and bags. Ayun po, nililinis ko lagi. Siguro po sa talsik. So, wag po kayong magtataka kung
mga kakilala ko na may nakakita sa akin na lagi akong naka shade, sinapolarized lens. Kasi mga 9 a.m. pa lang pag lumalabas ako ng bahay, terik na po yung araw. So, daladala ko na yung polarized lens ko kasi umorder na po ako. So, ayun po. Lagi ko pong ginagamit yun. So, ayun po guys. Sa changes po ng weather, kapag ka summer, then napupunta na ng December, nagpapalit na tayo ng klima, malamig na, doon ko daw po ito nakuha, sabi ng doktor sa akin. Tapos, pagka bumibiyahe naman po, tsaka mainit, hindi po talaga ako nagsasunglasses, bihirang-bihira po. Kasi, na-awkward ako na lagi nakasunglasses. So, ngayon ko lang na-realize, na napaka-importante pala ng sunglasses sa atin, lalo na pagkamaaraw. So, ayun po. So, sabi din po sa akin ng ophthalmologist, guys, may tatlong klase yung pterygium. Itong sa akin kasi, under observation pa. Kasi sobrang liit niya pa, under observation pa siya. Ayan po, yung puti dito. So, ang sabi sa akin ng doktor, may tatlong klase yung pterygium. Una, hindi siya lumalapad. Pangalawa naman, medyo lumalapad siya. Ayun daw. Tapos yung pangatlo, yung mas worse na nasasakop daw yung eyeball natin dito. So, ayun po. Pagka nasakop na yung eyeball mo, doon nalalabo yung paningin mo. Which is, nakakalungkot. So, kaya habang maaga pa, sabi ng doktor sa akin, kaya nga nagpunta daw ako doon para magamot ako. Kaya narisitahan niya na ako ng dalawang ganito. Tsaka yung polarized lens na salamin. Ayun lang po yung dagdag kaalaman natin. And then guys, itong gamot na nireseta sa akin ng doktor, ng ophthalmologist, napaka-effective niya, lalo na ito. Pagka subok na subok ko na to, kasi 2 na siyang ginagamit guys, bago ko shinare sa inyo to. Pagka mapulang-pula yung mata ko, isang patak lang nito, namumuti agad siya, maputi agad. And then, ito naman, itong isa, pagka dry yung eyes ko, nararamdaman mo talaga kasi ano siya eh, lubricant eye drops. Ito siya, mararamdaman mo talaga na maano yung mata mo, masarap sa pakiramdam. Then, ito naman, hindi lang din ako minsan ang gumagamit nito, ginagamit din ko minsan ng mister ko kasi laging nasa labas, maalikabok. Bumibiyahe lagi siya araw-araw, so minsan pinapatakan ko siya nito. So napaka-useful nito ng ganitong pakita ko sa inyo ang ganitong gamot. So ipakita ko sa inyo kung paano ako magpatak guys, para lang din akong may contact lens. Eto siya, hindi na kailangan i-shake. Itong isa kailangan pang i-shake kasi siya lubricant. So ipakita ko sa inyo kung paano ako magpatak. Ganyan lang. Then, sa kabila, both eyes. So, guys, itong aking mata, bali yung may puti lang nito, yung right side ko, ito. Pero ito, sa pag-check ng ophthalmologist sa akin, meron na rin daw pong bukol-bukol. Ito, may bukol-bukol na rin daw po sa loob dahil nga po sa allergy. Namamaga na daw yung loob niya. May pterygium na din po ito. Yun lang, hindi pa lumalabas yung kulay puti. Unlike dito sa kabila na nasa labas na siya. Kitang-kita na. So, sa experience ko po, minsan na lang ito nagluluha. Unlike dati yung may work pa ako dati. As in, halos araw-araw siya lumuluha. Tsaka ang hapdi niya po, ang hapdi na matagal siya matanggal. Para talaga akong umiiyak. Ito, minsan na lang siya. Sana po gumaling talaga, hindi na siya lumapad kasi ang hirap na may malabo ang mata. So, ayun lang po. Yung may mga pterygium po dyan, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Magpa-check up po kayo kaagad. And then, think positive lang po, nagagaling po tayo. Ayun po, at saka samahan po ng dasal.
So, ayun lamang po. Yung mga hindi pa po pala nakakapag-subscribe dyan, baka naman. Hit na din po yung notification bell below para po lagi kayong updated sa mga i-upload naming video. Yun lamang po. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa video na to. Thank you. God bless.